Ayan, magandang araw sa inyo mga taga, mga kasulo, mga taga-torch at mga kapatid natin sa iba't ibang churches sa buong body of Christ. Binabati namin kayo. At ngayon, sa araw na ito, marami tayong pag-uusapan. Kaya ka nandito, kaya mo pinakinggan na ito, pinanonood ito, kasi nabalitaan mo maganda yung maririnig mo at mapag-uusapan natin ngayon. So before that, gusto ko muna mag-promote ng ating mga social media accounts natin like YouTube. Please subscribe yung Torch TV. Subscribe and mag-like and please share nyo na din yung mga videos natin sa iba. And also, yung FB account natin, yung fb.com/torch.ph.co. Kung hindi ka pa, hindi mo pa na-like yun, please like it. And, you know, keep on sharing at panood ka lang din ng mga live worship natin. And also, yung Twitter account natin, @torchph. And also, sa Spotify, lahat ng mga mapag-uusapan natin dito, i-upload din namin yon para mas accessible siya kapag gusto mo siyang pakinggan anytime, anywhere. Anyways, yun na nga, dire-diretso na tayo ngayon sa ating first part ng ating Revival in the Ayan. Philippines. Yung The Beginning. Mm-hmm. Yun nga, before that, Kuya Pat, pa gusto mo muna batiin yung mga kasama natin. Binabati ko lahat ng mga nanonood sa atin dyan sa buong dako ng bansa natin. Hello, naniniwala kami na mabibless ka at gagamitin ni Lord itong programa na ito para mas lumalim ka at tumibay ka sa pananampalataya sa Kanya. Ayun. Alam ko sa panahon ngayon talagang magandang pag-usapan itong mga revival na ito. Tama eh. Ka dyan, dahil nakaka-ano to eh, kumbaga nakaka-steered up at saka nakaka-encourage na yung mga tao dito, mga madalas, mga kabataan din eh. Pwede, ginamit sila ng Lord dito. Meron nga isa dito, ilang taon lang siya, pero ginamit na siya ng Lord eh. Like 20 years old, ginamit na siya ng Lord. Pero, ang point ko dito, pwede ka gamitin ng Lord eh. Pwede ka gamitin ng Lord kung ganun man. Ang ating episode ngayon ay yung tungkol nga sa revival in the Philippines, yung kung paano nagsimula lahat ng revival, yung mga revival dito sa Pilipinas. Amen, kapatid. So, you know, pero before we go, kung paano nga nagsimula yung revival na yan, Kuya Pat, pag-usapan ba natin, ano ba muna yung revival? Kasi baka napapatanong din yung iba, baka may first-timer dyan, or bago pa lang siya na believer ni Jesus, baka napapatanong ka, ano ba itong revival na ito? Mm-hmm. Ngayon, kung tatanungin natin, syempre ang Bible, talagang nandyan lahat ng truth eh, tsaka ibibigay niya lahat ng sagot sa mga tanong natin pang pananampalataya. You know what? Pag sinabing revival, this means binubuhay ka. Binuhay ka at binubuhay pa. Amen. You know, dahil nga tayo yung patay sa kasalanan, pero because si Jesus dumating, ni-revive niya tayo. At minsan, kapag nanghihina yung pananampalataya natin, si Holy Spirit dumarating para palakasin at buhayin tayo sa pananampalataya sa Kanya. No, kung babasahin natin yung sa Habakkuk chapter 2 verse 14, sabi doon, "For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters covers the sea." Ito pala yung pangako ni Lord para sa lahat ng tao na ang buong mundo, hindi lang particular na nation, buong mundo ay mapupuno ng pagkakakilala kay Lord, makikilala nila si Lord, mararanasan nila si Lord. Di ba, Kuya Patrick? Amen. Mararanasan nila yung power ni Lord, yung presence ni Lord, yung pagmamahal ni Lord, mararanasan nila yan kasi yung glory nandun na lahat eh. Mararanasan nila si Lord. Sabi niya dito, as the waters covers the sea, kumbaga yung buong mundo talagang balot ng presence ni Lord. Tsaka promise din yan sa Joel chapter 2 verse 28 na in the last days, I will pour out my spirit on all flesh para sa lahat. Akala natin kasi sa Israel lang nangako ang Lord na ibubuhos na yung presence niya. Hindi. Pati pala sa lahat ng mga Gentile, sa lahat ng mga hindi Hudyo, hindi Israelita, pwede silang makareceive ng presence ni Lord. At kasama na dun yung bansa nating Pilipinas at tayo mga Pilipino. That's right. Kasama ang Pilipinas doon. Kaya nga sa ating mga episode na to, pag-uusapan natin yung mga revival dito sa Pilipinas. Yes. Ako kasi personally, minsan napapaisip ako, bakit ganun? Sa Pilipinas, pagka iniisip ko yung revival, minsan ang iniisip ko sa Western world eh. Doon nagsimula lang yung revival. Pero nung nag-research tayo at talagang pinakita ni Lord sa atin na meron pala siyang pangako sa atin. Yes, that's right. Amen. Mm-hmm. So yun nga,
I'm so excited about this one. May mga maraming kwento dyan eh. Pero syempre, kailangan mag-umpisa muna tayo kung papaano ba pumasok yung Christianity dito sa Pilipinas. Ayan, magandang araw sa lahat. Masaya kami at nandito ka kapatid sa programa na ito. At kung hindi na lang dahil sa biyaya ng Panginoon, eh hindi maipapamulat sa amin ang mga bagay na ito. That's right. Ang laki ng tulong at partisipasyon na ginawa ng Lord sa amin at sa puso namin. Dahil kung kami lang ito, eh hindi namin magagawa ng maayos ito. Pero salamat na lang sa Kanya. At dahil dyan, kung interesado ka malaman at lumalim, tumibay ang pananampalataya mo sa Panginoon, kapatid, sumubaybay ka hanggang sa matapos tong programa na to. Isang beses kasi, ganito ang kwento. Habang nagtuturo ako ng isang humanity subject ko, nasagi ito sa isa kong mga topics. At yung topic na to, tungkol sa Kristyanismo ng Pilipinas. Yeah. At habang binabasa ko yun, hindi lamang ako nagtuturo, bagkus binigyan din ako ni Lord ng panibagong pananaw na kung saan pwede ito ha, pwede itong maituro. At ang dami sa atin, hindi natin alam at naiintindihan kung saan talaga nanggaling yung Kristyanismo. Kasi kung ako ang tatanungin nyo at yung mga ninuno natin ang tatanungin natin, diba meron pang kanta ng mga lyrics natin na hanggang ngayon ginagamit yung salitang bathala, pangalan ng bathala. Kasi sumasamba tayo dati sa lahat ng mga organic being. Ang tawag nga doon ay animism. Animism. Pag sinabing animism, lahat ng elemento, okay? Apoy, lupa, dagat, hangin, yung four elements na yan. Kapag merong being, ibig sabihin kapag gumagalaw, pag nakikita nila na may unusual na nangyayari sa paligid, ang tingin ng mga ninuno natin noon ay meron Diyos. Silang mga espiritu. At dahil doon, nag-aalay sila ng iba't ibang uri ng hayop, at pati sila mismo talagang deboto na kung saan, eh mali talaga yung pananaw natin noong una tungkol sa Diyos. Sa Diyos. Kaya nga ang tawag sa atin ng mga Spaniards, yung pagpunta nila dito ay mga Indio. Ang ibig sabihin ng Indio ay tayo ay mga mangmang sa kanilang mga paningin. And dito papasok ang unang Kristyanismo at tayo ay makokolonize ng mga Spaniards na to. Siguro yung iba sa inyo, kilala nyo na si Antonio Pigapetta at marahil yung iba sa inyo ay hindi pa. Pero kung kilala mo man at hindi, si Antonio Pigapetta ay isa sa mga matinding manunulat na kasama sa naglalayag noong panahon ni Ferdinand Magellan. At sa sobrang talino nito, hindi lamang Kristyanismo yung naisulat niya, pati yung iba't ibang uri ng mga halaman at hayop na dito lang makikita sa Pilipinas. Pagpunta nila dito, napangalanan nila yung mga tarsier, yung mga chocolate hills na hindi naman makikita sa Spain. Kaya tuwang-tuwa sila at na-amaze sila sa kanilang nadaungan paglapag nila dito sa Cebu. Napakadaming discovery yan. Pala nun, ano? Kaya itong si Antonio Pigapetta is, kung hindi dahil sa kanya, hindi natin malalaman, wala tayong record na magkakaroon na kung saan dinaos ang unang misa ng Pilipinas. Ayan. Kailangan nating maintindihan kung ano talaga yung galawan nila Ferdinand Magellan noon every time na pinopromote nila ang magandang balita or para sa atin is good news. Kasi right. Hindi ito boring mga kapatid. Tatandaan nyo kung hindi agresibo at talagang determinado yung grupo nila Ferdinand Magellan is hindi maabot sa atin yung mensahe ng krus. Kaligtasan, that's right. Kaya napakaganda dahil pagbalik netong ni Antonio Pigapetta dahil si Ferdinand Magellan ay namatay na, doon niya naisulat at nai-account yung mga unang mga ginawa nila dito sa Pilipinas at yun yung sasabihin ko sa inyo. So hindi ko na patatagalin pa, ang unang misa na na-conduct dito sa bansa natin, sa lupa natin ay sa Cebu at yun ay March 31, 1521. Sa sobrang tanda at maraming mga scholar na nagsasabi nung pagpunta daw nila ni Antonio Pigapetta at nila Magellan is mga dahil mga sultan sila mga Muslim na daw yun. Pero dahil nga sa sinabi ko na parang marami kasi silang tato pagpunta nila yun ang basihan ko personally na talagang mga animist ito. Oo, dahil yung mga tattoo nila ay nakabase sa mga iba't ibang elemento ng hayop. Kaya ganun. So yun nga, March 31, 1521, doon unang nagkaroon ng misa. Yes, misa mga kapatid. Hindi lang basta service, misa. Nagkaroon ng pare at nagkaroon ng mga dumalo sa unang
sa mass. Unang misa. Ngayon, sa sobrang umalingaw-ngaw ang unang misa sa Pilipinas, umabot sa punto na narinig ng isa sa mga matataas na opisyales sa Cebu, ang pangalan niya is Raha Humabon. Oh, yun pala yun. Si Raha Humabon ay nabalitaan na nagkaroon ng misa noong March 31 at yung araw na yun is April 14, 1521. So ilang days lang, kung bibilangin natin, after 2 weeks, nabalitaan ito ni Raha Humabon at dali-dali siyang nagpabautismo sa mga grupo ni Ferdinand Magellan. At sa sobrang yaman ng kultura ng mga Espanyol noon, kapag nabautismuhan ka pala, kapatid, hindi katulad sa atin ngayon, kapag nabautismuhan ka, pati yung pangalan mo, papalitan. Papalitan. Kaya ang pinangalan kay Raha Humabon sa panahon na yon is Don Carlos. At bakit? Minsan, siguro nagtataka tayo, bakit biglang pumunta si Raha Humabon o si Don Carlos sa wika ng mga Espanyol? Bakit siya biglang pumunta doon? Kasi nga, meron isang malubhang sakit ang isa sa mga kamag-anak ni Raha Humabon. Kaya talagang yung desperado na siya na gumaling yung kanyang relative. Kaya naman, dinala niya at kumilos kagad ang Panginoon sa mga oras na yon. Dahil gumaling yung kanyang kamag-anak at dahil sa nangyari na yon, 2,200 ang naging Christian. Itong revival. Ito ang revival, April 14, 1521. Kung iisipin natin yung 2,200, napakadami na yan. Dahil ang populasyon sa Pilipinas noon ay hindi ganun kadami. Okay, kaya natuwa sila. Wow. Kaya nagkaroon ng pagkakaisa si Ferdinand Magellan at si Raha Humabon. Ang ganda nung samahan nila. So talagang tinuruan na nila, iniimbitahan nila sa kanilang siesta. Mm-hmm. Kapag ka sinabing siesta, kapatid, is inaaya nila kumain ng merienda. Mm-hmm. Eh kung titignan mo yung damit nila Raha Humabon, is parang mga nakabahag lang sila. Mm-hmm. Kaya nung pagpunta nila sa siesta, kapatid, nakita nila for the first time in their life yung mga cubiertos, yung kutsara at tinidor. At yung mga kutsara at tinidor na gawa nila Ferdinand Magellan ay gawa sa silver or pilak. Mm. At dahil sa pagkaengganyo nila Raha Humabon, yung pala, ang ginagawa nila, kada punta nila sa siesta, sinisit-sit nila, iniipit nila sa kanilang mga bewang, at nagtataka yung mga Espanyol, bakit nauubos yung ating mga kubiertos? Oh. Yun pala, na, sa katagalan na pag-unawaan nila na ninanakaw pala ng mga ninuno natin yun. Kaya natatawag tayong Indio kasi sanay tayo kumain na nakakamay. Oh. Dahil hindi tayo sanay gumamit ng kubiertos. Kaya naman, dahil gusto ng mga Espanyol na makasabay tayo sa kanila at maging formal ang ating pananaw sa kanila, gumawa sila ng damit para sa atin. Diyan napapasok yung mga barong at barong-sanga. Kaya kung mapapansin natin, yung barong is parang invisible siya, kita yung loob mo. Kasi para makita ng mga Espanyol na kung merong sinisilid ba yung mga ating mga ninuno, kung nagnatakaw pa rin ayun sila. Ayun pala yun. O hindi. Kaya parang transparent siya tignan. So ganun sila naging ka-close ng dalawang yon. Kaya lang, syempre, nag-usap sila at merong matinding kalaban sa lupa ito, si Raha Humabon, na makikita natin sa Mactan. At yun ay ang kilala natin na si Lapu-Lapu. Mm. At dahil sa kagustuhan ni Raha Humabon na makuha yung lupa ng Lapu-Lapu, nakipagkasundo siya sa kay Ferdinand Magellan, Magellan, dahil marami kang mga sundalo, samahan mo kay Lapu-Lapu. At hindi akalain ni Ferdinand Magellan sa panahon na yon na laban na pala ang mangyayari. Kasi ang utak ni Magellan nung panahon na yon ay mag-share lamang ng gospel. Yun nga. Mag-share lang talaga. Kaya ang tawag dun sa Battle of Mactan is the sword and the cross. Ayan. Ah. Sandatang ginamit ni Lapu-Lapu ay espada at sa kabilang banda si Magellan naman ang ginamit ang sandata ng cross ng Panginoon. Kaya naman sa kasamaang palad namatay sila Magellan at hindi nila namahagian na mabuting balita yung mga yan. Kaya nangyari, umuwi sila. Umuwi yung mga natira sa kanila dahil mga nakasurvive. At isa na doon, si Antonio Pigapetta. At doon niya na isulat lahat na sinasabi ko ngayon. Pero dahil hindi tayo pinabayaan ng Panginoon, kapatid, ang maganda dito, ganito. Pagkatapos nilang umalis, talagang inudyukan sila na bumalik sa Pilipinas ng 1565. After 4 years, yes, 4 years bumalik sila at ang kasama na nila is si Miguel Lopez
De Legazpi, hindi na naisulat sa ating history kung paano nga na convert nila Miguel Lopez De Legazpi, kasi bagong grupo ito eh. Bagong mga samahan ito yung mga natives during that time. Pero naniniwala ako, ito ah, yung pagkamatay ni Bonima Jela noon is nagsilbing parang platform para mailatag ng maayos yung Kristyanismo sa Cebu at sa Mactan. Naniniwala ako na yung pagkamatay ni Magela noon is naging martir siya alang-alang sa krus, sa mabuting balita. Kaya naging naman, 1565 siya hanggang 1898, dyan na mayagpag ang buong kasaysayan ng Roman Catholic sa bansa natin. Ang tawag natin dyan is Spanish period. For the long time of 333 years na mayagpag ang Roman Catholic, isipin mo kung gaano katindi yung pundasyon na nilapag sa atin ng Katoliko, na hanggang ngayon hindi natin maipagkakaila na yung mga pamahiin natin, the way tayong kumain, the way tayong magsalita, yung uno, dos, tres, lahat ng mga bagay na yan, na-adapt natin, hanggang ngayon ginagamit at ginagamit patuloy natin. At isa na dyan yung mga pinakamalalaking simbahan na matatagpuan natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas. So 1565 hanggang 1898 lamang yun, kasi pagdating nung 1898, yung taon na yan, huwag nating kakalimutan yan dahil napakayaman ng taon na yan, dahil napakaraming nangyari niyan. Kung hindi niyo tatanungin, December 10, 1898, diyan nagkaroon ng Treaty of Paris. 1898. Yan. December 10, 1898, yung Treaty of Paris, para sa hindi nakakaalam, yan yung usapan nila na kung saan ang Pilipinas ay mapapasakamay na ng mga Amerikano, ng, at hindi lang yung Pilipinas, pati yung Cuba, Guam, at Puerto Rico. Ganun katagal na namayagpag yung Spanish, kaya ang tawag natin dyan is Spanish-American War. Oh. At sa pagpasok ng mga Amerikano, dun na rin kumilos ang mga Protestante na galing sa kanilang bansa. So parang nagkaroon na ng shift, no, from Roman Catholicism. Yes. May papasok na ngayon yung Protestantism. Uh-huh. Wow. Madaling banggitin ito, kapatid, pero talagang kiskisan ito during that time dahil nakaugat na sa atin yung mga ano, itinuro ng mga Espanyol. Kaya nung nag-declare si General Emilio Aguinaldo ng Independence Day, June 12, 1898, hindi basta-basta pumayag itong mga taga Spain, dahil nga talagang nag-build na kami ng aming empire dito eh. Kaya hindi sila pumapayag basta-basta. Kaya naman, may mga parte pa rin ng Manila at Cavite during that time na ayaw bitawan ng mga Spain. Spanish. At dun lumala ng lumala at naging mas matindi pa yung digmaan between Spanish and American War. Gusto ko lang sabihin dito, mga kapatid, at sa lahat na nakikinig, na gusto ko yung ginagawa sa atin ng Amerika sa panahon na to. Mm-mm. Dahil kung hindi dahil sa kanila, wala tayo ngayon. Hindi natin maiintindihan lahat ng ito. And dito pa lang makikita na natin na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Yeah. Nakita na ng Panginoon, naniniwala ako maraming mga nananalangin ng panahon na yan. Dahil yung pagkasakop sa atin ng Spain is nandiyan yung discrimination eh. At kasama na dun pati yung religion. Diba? Yung mga pag-aalipin sa ating mga national hero. Diba? Kapag prile ka, kailangan mong galangin yan. Kahit na ano pang sabihin yan, yun yung blind faith na tinatawag eh. Na parang wala ka ng karapatan magsabi ng sarili mong opinion dahil pare ang nagsabi at ikaw ay isang Indio lamang. Kaya wala kang karapatan na ibigay yung, kumbaga wala pang freedom of expression nun eh. Ngayon, napakarami na eh. But regardless, nung pagpasok ng mga Amerikano na ito, nakakatuwa dahil talagang napagtagumpayan nila na maipanalo yung digmaan nila. At dahil dun papasok ang una nating service ng mga Protestante. Hindi naman papayag ang Panginoon na puro gera lang. Tatandaan natin, mga kapatid, sa gitna ng unos, sa gitna ng trahedya, sa gitna ng mga gulo na nangyayari sa paligid natin, laging gagamit ang Panginoon ng kahit na sinong tao na willing magpagamit sa Kanya. Yeah. At sa paraan na yon, talagang kikilos ang Panginoon. Isang taong naghaapoy lang para sa Panginoon ay That's sapat right. na.
para maipamahagi ng mabuti at ng maayos yung totoong ebanghelyo, yung tunay na salita na nanggagaling sa Panginoon. Alam ko, alam nyo, napakadami pang mga istorya at kwento na dapat nating malaman. Pero alam ko, nag-e-enjoy ka, kaya tutok ka lang. And para sa mga estudyante dyan, pwede mong gawing research ito. Pwede mong gawing thesis mo ito para alam mo yun. May idea ka na ngayon. And yung faith mo, tumibay pa. Kaya talagang wala kang lugi, kapatid. Alam ko, bitin pa kayo. Pero sa mga susunod nating mga episode, matutunghayan natin yung sinasabi ko sa inyo na unang service ng Protestante dito sa Pilipinas. At exciting to, masaya ito. Kung pwede ko lang ngayon ituro na ito, kapatid, eh, no? Nasabihin na ito ng harapan. Pero alam ko, limitado lang yung oras natin, kaya stay put lang kayo, Pastor Ben. So yun nga, talagang grabe, dami kong na-realize nun, no? Pero kung talagang revival ang pag-uusapan, ang tumatak sa akin dito, yung kila Magellan, eh. How good God is, no? Kahit talagang ni-reach out sila ng Lord, di ba? Na malipat sila ng perception about God. Na si Lord, merong Diyos na mabuti, may Diyos na mapagmahal at nagsakripisyo para sa kanila. Tama ka doon, kapatid. Ang pangalan nun ay si Jesus. Yun ang pinakilala nila. Kaya natutuwa ako, na talagang grabe, kahit nung panahon pa lang na yun, meron ng mga healing na nangyayari para ipakita that God is so good. Yun yung kingdom, eh. Yun yung revival na pinag-uusapan natin dito, eh. Yung manifestation ng kabutihan ng Lord. Mm-hmm. Na talagang kahit sinong tao pwedeng i-touch ni Jesus. Ah, gusto kong idagdag, kapatid. Sige, no? Po. Na huwag tayong magtaka or magulat or mabigla kapag may nakikita kayong pinapagaling ng Panginoon. Mm. Dahil nature ng Panginoon na magpagaling. And willing siya na gamutin or pagalingin yung sakit na nararamdaman mo. Doon pa lang sa umpisa makikita na natin yung nature ng ano, ng itong talagang yung mga religious spirit, kasi yung gawain ng demonyo is para bagang kapag sinabing galing is parang magugulat ka, eh. Kaya nga kina-counterfeit niya yan, talagang nire-replicate niya yan. Gumagawa siya ng mga anting-anting, yung mga albularyo, patawas, mga ganung bagay para malipat yung attention natin tao. Patungkol sa kanya, pero ang tunay na nagpapagaling lang si Jesus, Panginoon natin Jesus. Amen, amen. So yun nga, talagang alam ko marami kayong natutunan, meron kayong mga na-realize na talagang nabuksan yung mga mata nyo sa katotohanan na si Jesus nga talaga ay sobrang nagpapagaling. At kung nabitin ka, dahil marami pa talaga tayong pag-uusapan, kung nabitin ka ngayon sa mga susunod nating mga episode, marami pa tayong pag-uusapan kung paano pa kumilos si Jesus sa bansa natin. At yun nga, gusto ko ding i-promote ulit yung ating mga social media accounts, yung YouTube. Hanapin mo lang, i-search mo lang yung YouTube channel natin, yung Torch TV. Inuulit ko, Torch TV. And also, yung FB page natin, facebook.com/torch.ph.co. And also, yung Twitter account natin, yung @torchph. And for mga Spotify na kung gusto niyo mag-stream sa ating mga Spotify kita account, kita nyo rin ito, mapapakinggan nyo rin ito doon. Mapapakinggan nyo din yon, i-upload namin siya. At ma-excite kayo, i-ano na lang namin, ipopost na lang namin yung mga links para pipindutin nyo na lang, isang click na lang para nandun na agad kayo. Also, yun nga, kung nabitin kayo, marami pa tayong pag-uusapan. So hanggang dito na lang. And ako nga po pala si Pastor Ven, and ako si Pastor Patrick. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagtutok sa amin.